Magandang buhay, mabiyayang buhay at mapagpalang buhay sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa buong mundo. Lalo na po dito sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Sabado, ano po? At bukas ay Linggo. Siyempre, ano kaya tayo po ay gumiti at dalin natin ang mga ngiting ito at kagalakan mula sa ating mga puso sa ating buhay na Diyos na nakatanaw sa atin. Ano po? Tayo po ay kanyang pinagmamasdan sa gitna ng ating nararanasan sa buong kasaysayan ng ating bansa at sa buong mundo na kung saan ay pare-parehas tayong nakaranas ng krisis sa panahong ito. Kaya nga po, narito muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, para gampanin ang napakahalagang araw-araw na ministeryo, alas 9 ng umaga, Martes hanggang Sabado. Pero kapag araw ng Linggo ay alas 10 at tuwing Lunes ay alas 9 naman ng gabi. Kaya narito po ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, handang maglingkod sa bawat isa sa atin, anuman ang ating denominasyon, anuman ang estado ng ating mga buhay, sino man tayo. Pero ang higit na mahalaga, tayong lahat ay nilalang ng Diyos. Kaya atin pong pasinayaan ng Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, and Prayer. So tayo po ay sumandaling manalangin. Mahabagin at mapagmalasakit na Diyos, hayaan po ninyo na bawat isa sa amin ay lalapit sa inyo upang sa ganun, Panginoon, ay aming sama-samang hilingin ang patnugot ng inyong banal na Espiritu. At samahan mo na rin, O Diyos, ang anointing nito sa bawat isa sa amin, lalo na sa aming mga puso at isipan at pagkakapatiran, bagaman nasa gitna kami, O Diyos, ng distansya sa bawat isa. Pero alam namin, Panginoon, na sa pamagitan ng inyong Santong Espiritu ay patuloy kang kumikilos, gumagalaw at nagpapakahayag sa bawat isa sa amin saan man kami naroroon sa mga panahong ito. Kaya nga po ito, O Diyos, ang aming sama-samang panalangin sa matamis na pangalan mo, Heso Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Sabihin natin ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. Ano po?
we can still say aloud, Amen to the Lord, to praise and thank the Lord in spite and despite of what is going on in our midst and even throughout the whole world. Kaya purihin po natin ang Panginoon at awitin po natin ang sabay-sabay itong awitin na magagawa natin. Alam ko pong you are familiar with this short song. Kaya sabayan niyo po ako sa pag-awit, ano po, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay hindi magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo ay magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Ulitin po natin, magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay hindi magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y magkaisa. Ang suliranin tagling mapaparam at may bagong buhay. Woo! Magagawa natin ng lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay hindi magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo'y magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Ulitin po natin, mga kababayan, magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay di magagawa, di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo'y magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya nga po sa panahong ito, napakahalaga po na ang kinin po natin at isa katuparan natin na meron tayong malaki na magagawa kung tayo po ay sama-sama sa isa't isa. Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, kahit tayo po ay nasa loob ng ating mga tahanan. Kaya purihin po natin ang Panginoon, magagawan natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundong ito. Isang bagay ang hindi magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y magkaisa. Ang suliraning dagling mapaparam at may bagong buhay. At gayon din, magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo'y magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Nais ko pong basahin ang ating teksto sa umagang ito na ating pong masusumpungan doon sa awit kabanatang 34, talatang 1 hanggang 22.
At ganito po ang nasa sulat. Ano po? Si Yahweh ay aking laging papurihan o pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Ang pagkadakilan niya ay ihayag. At ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ni Yahweh hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya'y naligtas ay maituturing na taong mapalad. Matakot kay Yahweh, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman si Yahweh susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo nga ngayon aking tuturuan na ang Diyos ay dapat natin katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Salitang mahanay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganim. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masularinin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kukupkubin siya ng lubus-lubusan kahit isang buto'y hindi magagalaw. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakakukupkup siyang mag-iingat. Ito ang mga salita na mula dito sa Awit 34 talatang 1 hanggang 22. Nanaway ang mga salitang ito ay nagbigay muli sa atin ng ibayong hamon at pag-asa sa bawat isa, lalo na sa panahong ito. Natunay na ang Diyos ay napakabuti, na dapat natin na laging pupurihin, sasambahin, wawalhatiin at susundin ang kanyang mga ipinagagawa sa atin. Kaya napakasarap pakinggan
na ang Diyos na ito, tayo po'y kanyang itinuturing na mga anak, na tayo po'y itinuturing na kanyang bayan at kanyang mga lingkod, nan makakaasa tayo sa araw-araw at sa tuwi-tuwin, na siyang ang ating tanging Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na nahayag sa atin at patuloy na nagpapakahayag at kumikilos at gumagawa sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu at gayon din sa pamagitan ng kanyang mga salita at gayon din sa pamagitan ng bawat isa sa atin na nagmamahal at tumatalima sa Diyos. Kaya nga po, ating pong angkinin yung sinasabi nga doon sa panghuling verse ng chapter 34 ng awit ng sinasabi at inuulit ko po, mga lingkod niya'y kanyang ililigtas sa napakakukupkop siyang mag-iingat. Kaya pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siyang ating tagapagligtas at siya ang mag-iingat sa atin lagi sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwin. Lalo na po sa panahon na ito na tayo po ay nakakaranas ng pandaigdigang salot o problema dulot nitong coronavirus disease 19. Kaya will you be with me in praising, in worshiping, and exalting the name of the Lord and even to bring to His throne all our thanksgiving, including our dedication to the Lord Jesus Christ, He being with us every day, every moment ng ating mga buhay. Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos na ito na laging kaakibat at laging karamay natin sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwin. Kaya nga po mga kababayan at mga kapatid sa Diyos at mga ka-ride on sa ating buhay na Panginoon na bago tayo pumalaot doon sa mga bagay na ating pong pag-uusapan at maging sa panalangin ay awitin po natin itong standing on the promises na kinakailangan we should stand firm in the Lord Jesus Christ and claiming all the provisions, the promises of God in Jesus Christ sa ating mga buhay. Kaya purihin natin ang Panginoon sapagkat meron tayong merong pinagkakaloob ng Diyos na ganitong pagkakataon sa ating mga buhay. Kaya awitin natin itong standing on the promises. Lahat ng tipan sa akin ng Ama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, sa pangako niya'y umasa. Masagana mga pangako ni Jesus na biyaya, masagana ako sa tipan niya'y tiwala. Ang pangako niya sa taong tapat, sa kabutihan ng Diyos magaganap. Tiwala akong lagi at panatang
natatamuhin ko ang galang. Masagana mga pangako ni Jesus na biyaya, masagana ako sa tipan niya ay di wala. Lahat ng pangako ng Diyos na giliw, tanglaw at lakas ng buhay kong angkin, siyang sadalita'y kalasag natin, nang ang kasama ay gagising. Masagana mga pangako ni Jesus na biyaya, masagana ako sa tipan niya'y tiwala. Amen. Purihin po natin ang Panginoong Diyos sa napakagandang imnaryo na yan. Na yan po ay laging inaawit ng mga mainline na Christian churches, not only in the Philippines but throughout the whole world. Kaya lalo tigit sa panahon na ito na meron tayong nararanasan, nandun ang pangamba, nandun ang takot na baka mawalan ng pagkain. Huwag po tayong matakot sapagkat ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos ay walang katapusan. Basta tayo ay patuloy na mananangan at magtitiwala sa ating buhay na Diyos, ang Diyos na ito ay buhay din na patuloy na tumutugon sa ating mga buhay. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at tayo po'y magpatuloy sa ating gawain at mula sa ating kapatid na Nimpa Bacon. Ito po'y asawa ng ating Reverend Alexander Bacon ng Jesus Bukal ng Buhay Methodist Church doon po sa Upper at Lower Dangkol, Balanga City, Bataan, na kung saan kahapon ay meron po mga chatting ministry na kung saan ay sinasabi ng ating kapatid na ito na nais ko pong basahin sa inyo sapagkat ito po ay maaaring makapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Ang kanyang sinabi ay, sabi niya yung salitang, pasasalamat na po, nakadating na sa London, anak ko, kahapon po, in spite of, ibig sabihin kahapon, yung isang araw po, no? Bukod sa kahapon na yung isang araw, grabe gumalaw si Lord. Sabi nga, God's intervention, lockdown na, oras na lang umabot pa na maribok ang ticket ng 22 ng March. Naging 18 ng March po, last minute. Libong angels nag-push ng heavy traffic sa NLEX. Now he is with his family in London. Noon isang araw lang po nakadating doon. Kaya gaya na lamang pagpapasalamat ng pamilya Bacon. Pasalamat po sa Thursday na Thursday kapit kamay, you know? Thunders to pala, Thunders yung grupo ng riding, ano? Para sa anak ko. Kaya puri ng Panginoong Diyos, gumagalaw ang ating Panginoon. At gayon din po nakaragdagan doon sa kanyang sinabi
Alam mo po ba na nagdadalamhati na si Ate Marina Clamor sa pagkamatay ng inang niya sa Samal, Bataan, hindi siya makapunta doon, bawal po. Nakalungkot talaga sapagkat nasa enhanced quarantine na community quarantine tayo ngayon at pati yung mga mahal natin sa buhay katulad ng kapatid na Ate Marina Clamor ng Samal, Bataan ay hindi magkaroon ng panahon upang makapunta masilayan ng kanyang anak na si kapatid na ina, ang kapatid na Adelaida, na kung saan ay noong isang araw ay inilibing na pala doon sa Urani, Bataan. Kaya ang pakikiisang damdamin ng aking pamilya at gayon din po ang buong kapatiran ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas sapagkat ito po ay kaanib ng Iglesia Metodista sa Pilipinas na mula sa aming National Bishop Manuel Benaventura Jr. at gayon din ng Council of Bishops at ang National Board of Trustees sa panguna ng aming Architect Rod Lagman bilang chairman at sa lahat ng mga sangay at sa lahat ng mga rehiyon at distrito, mga kaanib, mga membro at mga kapasturan ay ipinapaabot po namin ng pagiging damdamin at panalangin sa pamilya ng ating kapatid na Marina Clamor. At gayon din ay sa lahat po ng mga bereaved families, hindi lamang mga membro natin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, lalo na sa mga dako na kung saan ay talaga naman napakarami ang namatay, katulad po sa Italy, sa China, at maging sa iba pang mga lugar. Well, our deepest ecumenical solidarity of sympathy and prayer to all of you. At asahan ninyo na makahuhugot tayo ng kalinga at gayon din ng kalakasan at biyaya at pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo ay tunay na merong pagkabuhay na maguli at merong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin nun ay ang kamatayang pisikal ay hindi po ito ang huling yugto ng buhay ng tao, kundi beyond the reality of death, there is a resurrection and there is a eternal life in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. At gayon din po ay meron din isang prayer request ang ating kapatid na Severa Jamblig Santos, ano po? From the United Methodist Church, bagan hindi niya binanggit kung saan yung local church niya at hindi rin nabanggit kung sino yung taong kanyang prayer request. Ang kanyang sinabi ay basahin ko po, pwede po ba prayer request for my son, operahan po siya sa ulo, complete recovery po, Methodist po ako. Pero lang ko po na siya po ay mula sa the United Methodist Church. In the mighty name of Jesus Christ, ipinapanalangin po natin ang anak ng ating kapatid na si Vera Jamblig Santos na maoperahan sa kanyang ulo. At sama-sama po natin ipinapanalangin na sana po ay kuminos gumalaw ang Diyos sa ospital at gayon din sa mga doktor at gayon din sa mga pagkain, sa mga facilities at gayon din sa bawat panalangin ay pairugan ng Panginoon ang prayer request ng ating kapatid na ito. At gayon din po ang patuloy na kagalingan ng ating dating DS, Reverend Sosimo Mabuti. At lahat ng mga mayroong karamdaman, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ, we all pray and intercede for the complete healing and recovery, good health and wellness of all our brothers and sisters who are at the midst of suffering, difficulties, and even sicknesses, illnesses, and disabilities, especially all the people na sila po ay infected ng coronavirus and even those who are at the midst of
quarantine medical processes. We declare healing and recovery upon all of these people, not only in the Philippines but throughout the world. Kaya purihin po natin ng Panginoon in Jesus' name. At gayon din po akin pong natunghayan doon sa Facebook kahapon, bagaman nung isang araw pa ito naganap, from the posted Facebook of Reverend Federico Cruz Jr. At ito po yung nabasa ko as of 2:23 p.m. Yesterday. Ano po? At ang kanyang sinabi doon ay, God bless po. Kahapon po, March 19 yun, na na-distribute na ang mga goods sa mga kapatid natin sa Jesus Tinapay ng Buhay Upper to You Mission. Ito po ang mga donasyon na receive habang nag-ikot kahapon. Ibig sabihin, nung isang araw at Reverend Federico indicated the summary of donations and even the purchase and noodles and canned goods at with his corresponding acknowledgement and thanksgiving. At purihin po ang Panginoon sapagkat sa ganitong kalagayan, nasa kalagayan po tayo ng enhanced community quarantine, ay meron mga ganitong nagaganap na relief operation sa mga nangangailangan. At purihin ang Diyos sapagkat ayon naman sa ating Reverend Federico Cruz Jr., ay nagkaroon ng protocol and in coordination with the local LGUs na sa barangay. Kaya purihin po natin ng Panginoon Diyos. At kahit sa isang maliit na mga bagay na pagpapahayag, pagpapadarama ng ating malasakit at kalinga sa mga nasasakupan natin, ay purihin natin ang Panginoon. Kaya God bless Capitol Methodist Church dyan po sa City of Balanga, Bataan, at gayon din yung mission ninyo at gayon din sa mga resipyente ng inyong ginawang relief operation. At kung mapapansin ninyo, ngayon po lang nangyayari, mga kapatid sa Panginoon, yung pangkalahatang relief operation. Ano po kahit saan dako sa pangunguna ng ating mga LGUs within the barangay at gayon din sa mga munisipalidad at probinsya at sa pamagitan ng mga talaga naman mga lingkod bayan natin na sila po ay bahagi katulad ng DSWD, DOH at gayon din yung mga bayani natin mula sa mga barangay, sa munisipalidad and even our kapulisan, PNP, Armed Forces of the Philippines, DILG, at gayon din po ang World Health Organization, at gayon din po mga kababayan, mga kapatid, at ka-ride on ang mga iba't ibang mga ahensya na kung saan ay merong mga protocols with our government, ay ating pong pinapasalamatan at sila po ay ating sinasaluduhan. Lalo na po yung mga doktor, yung mga nurses, yung mga medical practitioners, ano po? At lahat na ng mga hospital, medical centers, at gayon din yung mga maliliit na mga medical centers dyan sa barangay, munisipalidad at mga probinsya. At syempre, isama natin lahat ang mga kababayan natin ito na sila po'y i-bless, sila po'y protektahan at iligtas ng ating Panginoong Diyos habang kanilang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin, sinumpaanan na paglilingkod, gayon din po ang kanilang pamilya. Kaya, would you say with me that in the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for the blessing and protection and safetiness and salvation of all these people who are at the front line na naglilingkod. Kaya, Panginoong Diyos, ay pagpalain mo sila saan man sila naroon sa bawat sulok ng daigdig na ito. And of course, we indeed include also lahat po ng mga nasa media, ano po na napapanood natin sa telebisyon, na mula sa iba't ibang himpilan ng telebisyon,
at sa mga radio stations at gayon din sa internet. Talaga naman na nakakapagbigay ng inspirasyon at kalakasan at ipanalangin natin ito, lalo na sila na nasa mga lansangan na naghatid sa atin ng mga updates, ay sila po'y iligtas, sila po'y i-bless, at sila po ay proteksyonan ng ating Panginoon in the mighty name of Jesus Christ. At gayon din po, mula sa aking kachat na meron din siyang prayer request, mula kay kapatid na Honey Jane Ambrosio, na ito po ay membro ng Church of the Latter Jesus Christ Latter-day Saints, ano? Of Jesus Christ. Ibig sabihin na ito po yung Mormons, ano po? Na ito po ay taga Cordon Isabela. Pero 40 years na siya doon sa Norway, Europe. At nagbibigay po siya, nagpapaabot siya ng prayer request. At alam ko siya po ay nakikibahagi sa ating gawain ngayon. At ang kanyang sinabi, prayer request ko po, kapayapaan ng buong sanglibutan at mawala na sana itong coronavirus disease 19. Kasi dami may hirap sa Pinas, sa Pilipinas na walang trabaho. Kapatid na Honey Jane Ambrosio, kung nakikinig ka man, kahit malayo ka, nandiyan ka sa Norway, Europe, ay we all pray and intercede with your prayer requests. At ito ay i-grant ng ating Panginoong Diyos, lalo na po sa mga mahihirap. At gayon din sa usapin ng pangkapayapaan at yung tuluyang mawala itong coronavirus disease 19. And of course, we pray also for all of you na nandyan sa Norway, Europe at sa lahat ng mga dako sa buong mundo, na kayo po'y mga kababayan namin na nagtatrabaho dyan, naninirahan dyan, ay kayo po'y ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Napakaraming mga Pilipino na nasa iba't ibang mga dako sa bawat bansa, at sila po'y ipanalangin natin, at hindi lamang sila kundi sa lahat pa ng mga mamamayan ng bawat bansa. At gayon din po, mula kay kapatid na Josie Rose Evangelista Sullivan, ano po, ng Maria Aurora, Aurora Province, as of yesterday, 8:05 in the afternoon, ay meron din siyang PM, ano po, meron din siyang pakiusap na Bishop, good evening. Ano po? Good evening po. Sana makapanood po kami ng sermon po niyo sa Sunday. Kahit di na po kami makalabas bahay-bahay po namin. Isa lang po pwede lalabas, yun lang po may ID. Thanks, God bless po. Ito po ay purihin ng Panginoong Diyos, sapagkat mga sa panahon ng itong problema natin ay hindi lamang problema dyan sa Maria Aurora, kundi sa lahat po ng dako ngayon, ano po? Lalo na dito sa Luzon, sapagkat we are in the midst of enhanced community quarantine dito sa Luzon. Pero meron din mga nagkwa-quarantine sa Visayas, Mindanao, at gayon din sa mga ibang mga bansa. At gayon din po ay ito rin po ang siyang kinakaharap ngayon ng lahat ng mga churches sa buong mundo, sapagkat kasama yung Sunday na walang worship services, sapagkat merong kautusan na dapat natin sundin yung distancing, at gayon din yung isuspende muna yung mga gawain. Pero we indeed praise and worship and thank the Lord, sapagkat God Himself, He created
this technology, the internet technology, at purihin natin ang Panginoon sapagkat napakaraming mga lumalabas ngayon na mga live streaming ministries and family altar ministries within their respective household. At purihin po natin ang Diyos. We have to grab this opportunity. Ibig sabihin noon na hindi po mahahadlangan ang pamamahayag ng ating salita ng Panginoon. Kaya ipanalangin po natin na hindi po magkakaroon ng lockdown ng communication sa panahon na ito. Kaya nga po ang abang lingkod ng Diyos, hindi ko po alam, hindi ko po hiningi sa Panginoon ito. At bigla na lamang po na inireveal ng Panginoon sa akin na bakit hindi ka magkaroon ng araw-araw na live streaming pati na Sunday hanggat merong coronavirus. At yan naman ay tumugon tayo sa revelasyon ng ating Panginoong Diyos. At dahil nga na ang layon lamang itong ginagawa natin na short devotion sana ay hindi na po nagiging short sapagkat merong mga prayer requests, ano po, hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi sa ibang mga dako na sila po ay nagpapaabot ng kanilang prayer concern. Kaya isama po natin sa panalangin all the live streaming ministries of churches and Christians and every family. Regardless of our denominational affiliation, we can indeed continue turning this world upside down in responding to the call and at the mandate of Jesus Christ that we should go forth to proclaim the gospel. But at this point in time, ay ito po, tayo po ay humahayon, ay pinapakalaganap natin ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng mga kaparaanan na ito. At gayon din po, mula sa ating kapatid na Marivic Dagio, ito po ay from San Mateo, Isabela, na ito naman ang kapatid na ito ay matagal din doon sa Nicosia, Cyprus, at ang kanyang sinabi, at prayer request, hindi kami makalabas dito. Kami lang sa bahay, Bishop. Makapit dito sa amin ang may coronavirus next village. Kaya yun po ang sinabi ng ating kapatid na ito. Pero ang kanyang prayer request, ano po? Ito po ay natanggap po na 10:03 kagabi. Ano po? Ang kanyang prayer request, thanks Bishop, pagalingin lahat ng may sakit sa mundo at alisin na ang coronavirus at bigyan ng pagkain ang mga taong walang pagkain. At yung anak ko sa Saudi Arabia na si Jerome Ganayo at si Rodolfo Aurelia Ferdinand Dagio at lahat ng pamilya dyan sa Pilipinas, huwag silang madapuan ng coronavirus 19. At si Petros Petri, ibigay na ni Lord ang hinihiling niyang trabaho niya. Praise and glory to God. Hindi pa man natin ipinapanalangin ito, ay alam na ng ating Panginoon. Kaya nga po, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray and intercede with this prayer request of Marivic Dagio from Nicosia, Cyprus, na ito po ay pagkakaloob ng Panginoon, pati na yung kaligtasan at gayon din yung pagkain na kailangan ng bawat isa at gayon din yung tuluyan maalis ang coronavirus sa bawat bansa, lalo na po dito sa bansang Pilipinas. Kaya kayo po na nandyan sa Cyprus, may the Lord continue to bless you, to protect you, and to save you from this coronavirus disease. And would you spare also your time for us to pray also in the Philippines, sapagat nasa panahon tayo na tayo po'y magpanalanginan sa isa't isa.
At yan po ay napakahalaga sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po at napakahalaga itong aking nabasa din from the uploaded info of Reverend Rudel Serrano of Youth for 18 Methodist Church na ito ay napakahalaga ito sapagkat this is an ecumenical concern at this point in time. At ito po yung tinatawag na 5 prayer points in response to the COVID-19 threat. www.wbfj.fm-prayer-points in response dash COVID-19-threat. Number one, sinasabi, pray for an end to the virus spread. Pray for God's healing, mercy, and that He would graciously bring this pandemic to an end. Pray for healing for all those affected by the virus. At meron din siyang ilagay na Colossians 1:7. At tayo po ay pumikit at isama natin sa panalangin na ito. President, Vice President, Governors, Mayors, and all those making decisions related to public health and safety, pray for a spirit of bipartisanship as lawmakers work together to protect people. At meron ding verse na sinasabi, 2 Timothy chapter 2 verse 2, at isa panalangin po natin ng sabay-sabay. Sa pangalan mo, Jesucristo, aming ipinapanalangin ang prayer request na ito, number 2, for government leaders from the president down to the respective people na iyong minandate upang gampanin ang kanilang mga pananagutan at paglilingkod. Pangatlo, pray for church leaders. Pray for church leaders. Pray that pastors, siyempre including bishops, priests, deaconesses, lay workers, lay leaders, will have wisdom to faithfully shepherd the congregations under their care, and even if they are unable to physically gather. 1 Peter 5 verse 2, pray that Christians will love their neighbors well during this time. Mark 12:32. Manalangin po tayo. Yes, indeed, the Lord Jesus Christ, we pray and leap up to you, all church leaders, whether it be clergy or lay people, including all churches, local churches, mission churches, and even their respective ministries and missions here, there, and elsewhere. Ipinapanalangin po namin, Panginoon, that you will continue to bless, to empower, and even to encourage each one of us. In Jesus' name, we pray. Amen. At gayon din po, pang-apat, pray for the frontliners. Pray for the doctors, nurses, the health workers, the policemen, and even the armies at mga iba pa. Pray for their safety and protection as they are tasked to care
for the sick and implement the enhanced community quarantine. At ang verse dito, Psalms 91, verse 1, manalangin po tayo. Sa pangalan ng Jesucristo, aming ipinapanalangin ang concern na ito. Amen. At ang panglima, pray for the spread of the gospel. And this is also in conjunction with item number 3. In this time of great anxiety, pray that God's people would be ready to meet the world with the comfort and hope that only the good news of Jesus Christ can offer. Let us pray together. Yes, Lord Jesus Christ, we pray for the spreading of the gospel. And so please continue to spare with us your anointing, your encouragement, your enlightenment, even the knowledge and wisdom, the ways and means of continuously doing our respective ministries in proclaiming the gospel in the mighty name of Jesus Christ. At gayon din mga kapatid sa Panginoon, mula sa National Telecommunications and sa NTC, as of yesterday 9:24 p.m., Department of Health COVID-19 Advisory para sa COVID-19 information, bisitahin ang Department of Health website at https://www.doh.gov/2019-covid. Kaya ito po ay lumalabas po ito sa ating mga cellphone at sapagkat ito po ay legit na mga impormasyon na lagi natin mamanmanan ito. At gayon din po, last two items, at akin din pong natunghayan doon sa internet na ito po ay ipanalangin po natin na ito ay mangyayari at hindi lamang sa tinutukoy na araw. Ang sinasabi dito ay Republic of the Philippines House of Representatives 18 Congress Memorandum for the President. Copy Parnis, the Executive Secretary, the Office of Senator Christopher Lawrence Bongo from Alan Peter S. Cayetano, Speaker, House of Representatives. Subject, National Day of Prayer on March 22, 2020. Ang date ng kanyang sulat ay March 18, 2020. We are respectfully transmit the attached letter regarding the request of the House of Representatives to the President to declare a National Day of Prayer on Sunday, March 22, amid the novel coronavirus outbreak for the President. At ang nilalaman ng sulat dated March 16, 2020, His Excellency Rodrigo Roa Duterte, President, Republic of the Philippines, Malacanang Palace. Dear President Duterte, at kinote niya yung 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face
and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. These are extraordinarily challenging times for the Philippines and the world due to the outbreak of the novel coronavirus, COVID-19. As we continue to brave through the days ahead of us, the House of Representatives respectfully calls on the President to declare a National Day of Prayer on Sunday, March 22, 2020, ibig sabihin noon ay bukas. Our country has long been a nation of faith. We were taught to pray, to give thanks, and pray to God for our needs. This pandemic is a test on our strength and resilience as a nation. With COVID-19 forcing us to temporarily distance ourselves from social activities, it has also hampered us in gathering in churches, mosques, temples, and other places of worship. However, we firmly believe that this difficulty does not diminish the strength of our faith. As partners for change under the Duterte administration in providing a safe and comfortable life for all, we call on all Filipinos to come together in prayer. Pray that the Almighty may grant our frontliners wisdom, protection, and compassion, our leaders wisdom and discernment, and all Filipinos cooperation and resilience. Together we can overcome this adversity. Finally, we may express our appreciation and support on the President's handling on the current crisis, the health measures taken to prevent the spread of COVID-19, and the response measures put in place to curb the negative impact on our people and economy. Rest assured that the House of Representatives is more than willing to cooperate and further assist the executive branch of government. We will be forwarding our observations, recommendations, and proposals through the various departments. May God bless us all. Sincerely, Alan Peter S. Cayetano, House Speaker. Ferdinand Martin G. Romualdez, Majority Floor Leader. And Bienvenido M. Abante Jr., Minority Floor Leader. Kaya suportahan natin at gawin natin itong proposal ng House of Representatives that tomorrow, March 22, 2020, on the proposal of National Day of Prayer ay atin pong isagawa ito, and of course with our day-to-day support in terms of prayer, ayan po ay makatutulong. Before we do our work in the morning, before we sleep, and even before of all these live streaming ministries na ginagawa, manalangin po tayo lagi, sapagkat ito po ang pinaka-importanting weapon natin sa panahong ito. Would you say amen to that? Amen sa ating Panginoon. At gayon din, kahapon ay akin din pong nakita yung maliit na rectangular box. Ano po? Ito po ay forwarded by the National Board of Trustees sa Chairman Architect Rod Lagman, at hindi ko rin mabuksan sa Facebook, pero doon sa laptop ay nabuksan ko rin ito.
At ito po ay pakinggan natin lalo na po sa lahat ng mga churches, membro at mga workers ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. And I would like to read this 3 pages pastoral statement on the coronavirus COVID-19, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, John Wesley Theological Seminary, Barangay Gugo, Sambal, Bataan, Philippines, 1100. Website www.mpilipinas.org. Email mpilipinas120711@yahoo.com. A pastoral statement on the coronavirus COVID-19. To regional conferences, bishops, workers, officers, and members, district supervising elders, workers, officers, and members, local churches, workers, officers, and members, supporters of the Iglesia Metodista sa Pilipinas. Kay pakinggan po ninyo ito. At bukas, babasahin din ko po ito sapagkat mas marami yung makikinig bukas. Sana po ay merong makikinig na mahigit na 10,000 na katawan na po. Kaya ang nilalaman, we are at a time of high anxiety due to the global outbreak of the novel coronavirus COVID-19. Bishops, pastors, and other congregational leaders have important roles in setting an appropriate tone for the church response. Leaders can demonstrate that they are taking seriously the facts of the situation and keeping the best interests of the community in mind. At the same time, they can model a response that is faithful, gracious, and wise, trusting God in all things, remaining calm in a time of distress, extending compassion to those who are suffering, and praying for the healing of the world. With these things in mind, we, your bishops, collectively offer the following pastoral statement. These words may be adapted for an announcement, the opening of a worship service, or for other forms of communication such as emails, newsletters, or the social media. At yun ay ginagawa ko na ngayon. In the past days, the outbreak of COVID-19, known popularly as the novel coronavirus disease 2019, and COVID, or simply the coronavirus, continues to generate interest in the media and cause feelings of fear and anxiety within society and our communities. At this point, the situation as it exists in our country and all parts of the world does not warrant extreme measures. Instead of enhanced community quarantine was enacted to ensure the control of the spread of the said virus. Nonetheless, it is important that our kapatiran and their faithful be vigilant and keeping our parishes safe. It is advised that people stay home in the event of enhanced community quarantine period March 17 to April 14, 2020 for worship and other events. Please find ways to stay in touch through prayer circles, small groups, ministry teams via social media, emails, and or phone calls. We do not want to create a situation where those who are ill also feel lonely, isolated, or outcast. We want to pray for them and provide various forms of assistance and care as needed. Let us be faithful and be vigilant in our prayer for those nations, communities, families, and individuals most affected by this outbreak, as well as for the medical personnel
and those in the front line seeking to respond to this crisis. Let us resist and reject fear and suspicion based on ethnicity or nationality, age, gender, and social status. This virus is indiscriminately affecting people. Let us be generous in supporting the program of our social arm that provides assistance and support public health in our respective areas. Above all, let us remember and rejoice that nothing in life nor death can separate us from the love of God in Jesus Christ our Lord, unquote. Romans 8:38-39. It is best advice for churches to adopt basic precautionary measures. Members of the church should become familiar with the symptoms of the novel coronavirus, fever, cough, shortness of breath, etc. And if these symptoms manifest, seek medical help immediately and observe self-quarantine. In terms of preventing the spread of this virus, again, the best advice is to adopt common sense practices. Na ito ang laging ipinapakalat sa atin from the legit institutions of our government. Wash hands thoroughly and frequently. Cover your coughs and sneezes and avoid sharing personal items. Additionally, church leaders should see the routine cleaning of frequently touched objects within the premises of the church. Please bear in mind that in our efforts, we should pay special attention to those who might be vulnerable and at risk of more serious complications from this virus, the young, the elderly, and those who already have respiratory or cardiac illnesses. We remind all the faithful of the Pilipinas that plans and preparation to combat the spread of the virus should not inadvertently serve to isolate or stigmatize members of our communities. In fact, our common work should be an opportunity to come together, being united in purpose and care for those who are in need. In limitation of our great positions of souls and bodies, we also ask that we resist allowing our fear to overwhelm us. We trust in God is with us, and in the revelation of God in Jesus Christ, who speaks often in the gospel, the words of promise, do not be afraid. We are called to reassure others of this same promise. We want to ensure the best practices in our worship and community life together, especially for the sake of those most vulnerable to this virus and other diseases. In the event that the enhanced community quarantine is lifted, concerning specific worship practices, the following are recommended in our churches that should ordinarily govern our public worship. Number one, greeting one another, including sharing of peace, should be expressed in ways that are comfortable for each person that may or may not include shaking hands or embracing, but also a bow, a nod, or a smile. Secondly, hand sanitizers should be readily available in and around our worship and other gathering spaces for everyone's use. Thirdly, cleaning and disinfecting surfaces according to local health guidelines in our public spaces of worship and gathering, especially washrooms, doors, handrails are recommended.
Those preparing the Holy Communion should thoroughly wash their hands with soap and hot water, and all vessels and containers must be carefully washed before and after worship as well. Presiders and communion ministers should thoroughly wash their hands with soap and hot water just before serving communion. Number 6, parishes that use individual glasses for communion should ensure the good hygienic practices are followed by all persons who handle the glasses both before and after worship. Number 7, the practice of dipping the bread in the wine is not recommended, but if used, worshipers need to take care that hands are clean and touching the wine is avoided. Number 8, in addition, appropriate food safe practices including thorough hand washing, washing of dishes, careful preparing and serving of food and beverages should be followed for all gatherings for hospitality and community together. Number 9, our hope and prayer is that our appropriate concern for public health and well-being in our communities does not diminish our full and enthusiastic participation in worship and community life together. We trust in God's continuing care for all in response to this health challenge before us. Page 3. Ito na po yung last page. It is also important to inform ourselves of the risks and precautions regarding this pandemic and our national, provincial, and local government health authorities are our best source of information. Please be advised with the recommendations issued by the World Health Organization as sanitary and precautionary measures. Number 1, anyone feeling unwell should stay home and seek medical care. Number 2, wash your hands frequently. Use soap and water or alcohol-based hand sanitizer. Maintain social distancing. Keep 3 feet or 1 meter between yourself and anyone who is sneezing and coughing. Number 4, avoid touching eyes, nose, and mouth. Viruses can live on surfaces where your hands may touch. Once on your hands, the virus may enter the body. Practice respiratory hygiene. Cover your mouth and nose with a tissue or your bent elbow when coughing or sneezing. Dispose of used tissue immediately. If you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early. Call ahead for an appointment to limit your exposure to others. Stay informed and follow advice given by your healthcare provider. Stay up to date to coronavirus by checking reliable sources such as DOH, Department of Health, World Health Organization, National Institute of Health, Centers for Disease Control, and Global Health Tracker. We are also saddened with the demise of thousands around the globe, and we are extending our fervent prayers that our Lord may comfort and heal all the people that have been affected by the virus and grant strength and wisdom to those working to combat and control the virus. As your pastors, we encourage you to make wise choices while you live in faith and hope.
The people known as Methodists have, for hundreds of years, been known to be people driven by love, not driven by fear. If you feel anxious, take time to breathe and listen for the still, peaceful voice of God. God bless us all with the holy Lent of hope in Jesus Christ. And the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live." Together in Christ, signed Reverend Bishop Eliezer Arbote, Aurora Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference Incorporated, signed Reverend Bishop Joey El Lapitan, Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference, signed Reverend Dr. Bishop Roger E. Marquez, Palawan Methodist Regional Conference, and signed Reverend Bishop Rowell L. Mora, AIM Pilipinas West Middle PAC of the UMC Incorporated, signed Reverend Manuel Orsino Benaventura Jr. National. This is the end of this three pages a pastoral statement on the coronavirus COVID-19 at atin pong sundin, and to include also under the name of our beloved National Bishop Manuel of Benaventura Jr. National Bishop, and he as an overseer also of the Southwest Methodist Regional Conference and the Mindanao Methodist Regional Conference, and also the West Central Luzon Methodist Regional Conference, and also the Bulacan Methodist Regional Conference. Kaya ito po yung kabuuan ng ating ipinalathala at mandato ng ating incumbent regional bishops and national bishop, and we should follow this. And in the name of the national bishops of the Iglesia Metodista sa Pilipinas, we agreed and we are support. We indeed support this recent post-dated and communicated a pastoral statement on the coronavirus COVID-19. At ito po ay atin pong basahin, ipost natin. At basahin natin bukas, kung kaya natin basahin every Sunday o sa bahay natin, we can do it. At sana po ang ating mga regional bishops at national bishop, at gayon din yung mga other bishops and district supervising elders and all our leaders and lay people ay nakikinig ngayon. Ano po? At we encourage you also to join with me in this ecumenical ride-on ministry, BLCT Intercessory Prayer Ministry, every Tuesday up to Saturday 9 o'clock in the morning, every Monday 9 o'clock in the evening, and Sunday 10 o'clock, ano po, in collaboration also with BLCT Palm Pulpit Active Living Ministry. Kaya magpanalanginan po tayo sa isa't isa, at matutuwa ang ating Panginoong Diyos. Medyo nagtagal tayo sapagkat maraming mga impormasyon na ating pong mga narinig, pero napakahalaga. At gayon din po, titingnan ko kung akin din pong makokonek ang National Council of Churches in the Philippines, at gayon din ang Philippine Council of Evangelical Churches and other council, baga meron din silang mga pahayag para malaman din po natin sa ating ride-on ministry. At kasama natin sa atin ang mga kapatid. Ano po? At atin pong basahin
And please bear with me. Huwag po natin isipin yung mahabang oras, kundi ang isipin natin ay napakahaba ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ay kasama din natin ngayon. Kasama din natin ng Reverend Federico S. Cruz Jr. ng Capitol Methodist Church. At ang kanyang comment, good morning po Bishop, good morning din. At gayon din mula kay Leonie Bautista Articolo from the United Methodist Church somewhere in Diparo, Caloocan City. At ang kanyang comment, good morning po, God bless. God bless din. At gayon din kasama din natin ang architect, Reverend Rudel Serrano from Luke 418 Methodist Church. At ang kanyang comment ay, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless. At ang added comment from kapatid na Leonie Bautista Articolo, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa Panginoon. At gayon din ay, prayer kay Maribel Salinas Reyes. Dumudugo ang idong at ang bibig. In the mighty name of Jesus Christ, we lift up and we pray and intercede the Sister Maribel Salinas Reyes for complete healing and recovery. At gayon din po ang kapatid na Lali Sabedo, at gayon din ang kapatid na Elisa Di Guzman, at gayon din ang kapatid na Sosimo Mabuti. At iba pang merong karamdaman in Jesus' name. Kasama din natin ang Deaconess Claribel Benaventura. At ang kanyang comment, please pray for our medical frontliners. One of the best had passed away in this morning, that their sacrifices may not be wasted in this battle. In the name of Jesus Christ, we pray, intercede for the grant of this prayer request. At ang aming panalangin na ulit-ulit po namin sa lahat ng medical frontliners at pagpalain ng Panginoon, at gayon din po ang kapatid na kung saan ay namatay, at pagpalain mo ang kanyang pamilya. We bring and proclaim a blessing and ecumenical solidarity and prayer to the bereaved family. God bless you all. Kasama din natin ang kapatid na Corazon Navarro from Capitol Methodist Church. God bless you. At gayon din ang Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church. God bless you. At gayon din po ang Violi Ding Borbe. Sa palagay ko po, ito po from Quezon City, Bagong Buhay United Methodist Church, somewhere in Quezon City. At ang kanyang comment ay, amen po. God bless you din. Pagpalain ka ng Panginoon. At gayon din ang kapatid na Susan Capili from the church by the highway along Aguinaldo Highway, Sito Bacoor. At God bless you. At gayon din ang kapatid na Pastor Apolinario Mendez somewhere in Rizal and Nueva Ecija. God bless you and your destino and family. At gayon din ang Dan Miller Maglonso. At God bless you sa ang kaman naroon. Kilala ka at nagigita ng ating Panginoon. At gayon din ang isa sa mga top fan, ano po, kapatid na Susan Capili. Ang kanyang comment ay, amen Bishop. Amen sa ating Panginoong Diyos. Ang comment ng Dan Miller Maglonso, praise God. Praise God din sa ating Panginoon. And would you please, Sister Dan Miller Maglonso, that you connect with me through the messenger or internet to say something about yourself, tagasaan ka, at kung meron kang prayer request, ano po? And then, Pastor Crisel Macarayg in Bataan, ano? Kasama din natin, God bless you. And Architect Rod Lagman, kasama din natin from Trinity Methodist Church, Punturin, Valenzuela City, God bless you. At kapatid na Cecilia Campos, kasama din natin from Marvelous Faith Methodist Church, yan sa City of Calamba, Laguna. Ang kanyang comment, may God add more blessing in your ministry, Bishop. Thank you very much. At God bless din, more blessing din sa iyo.
At mula sa ating Tapan, Rod Lagman, ang kanyang comment, God bless our nation, heal our land, O God, in Jesus' name. And we intercede with that blessing and prayer for our land and for the whole world. At gurin din mula kay kapatid Darwena Santiago ng Dampalit United Methodist Church in Malabon City. At God bless you and your family and ministry. At ang additional comment from kapatid Susan Capile, ang mga lumalaban sa COVID-19 through intercession ay also frontliners. They are fighting in the spiritual realm. Let us pray that they will be faithful and continue to fight with passion. Pray that protection will be theirs. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we all pray. All people, all Christians and churches, leaders na sila ay nasa frontline din sa intercession ministry. Kaya napaganda yan na gawin natin. And also, Rosana Sioko Arce Bido is watching. God bless you. At may also connect with me in my messenger at internet so that kung may mga prayer requests from you, saan ka man naroon, patuloy kang pagbalayan ng Panginoon. Ang kapatid na Fe Santillan Rodrigo from Malabon Central, United Methodist Church, kasama din natin, pagbalayan ka ng Panginoon, yung pamilya at mo't iba. At gayon din, ang added comment ng kapatid na Susan Capile, amen. At praise the Lord, Susan Salanga, nabanggit din natin ang kapatid na Onyang Ramos Botones from Bethel Methodist Church, Barangay Magsaysay, Dinalipihan, Bataan. God bless you. And mula kay Belsa Parchan Mento, siguro ito ay asawa ng ating pastor. Hindi, Parchan Mento, God bless you, pagpalayan ka ng Panginoon. At ang comment ng ating kapatid na Susan Salanga, we, the Malabon Central Methodist Church, United Methodist Church, held our prayer which we call 96, which means 9 a.m. and 6 p.m. at least 15 to 30 minutes. Sama-samang panalanginan para sa nararanasan nating COVID-19. Inanyayahan po namin kayo na makisama sa inyong programa at paalala sa bawat isa. God bless us all. Pagpalain ng Panginoon itong gawain na ito ng Malabon Central United Methodist Church. At gayon din mula kay Maria Cortez, ang kanyang comment, God bless you, Bishop Tangonan. God bless din kapatid at pagpalain ka ng Panginoon. Mula kay Mirna de la Cruz, ang kanyang comment ay OMG. Oh, at God please heal my niece Maribel Bautista Salinas. Amen. In the mighty name of Jesus Christ, we claim and proclaim the complete healing of Maribel Bautista Salinas Reyes. Amen. Kasama din natin ang Deaconess Merlin Sebastian, ng Program Director ng M. Pilipinas Kalinga. Pagpalain ka ng Panginoon at gayon din ang iyong ministeryo at pamilya. Mula kay kapatid na Leonie Bautista Articolo, ang kanyang sinabi, amen. Kasama din natin ang kapatid na Olivia Bueno, no? Somewhere in Zambales. Ano? Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. At ang kanyang comment ay, thank you po. God bless Bishop and everyone. Ano? God bless and protect us all. Ano? At added comment from Leonie Bautista Articolo, thank you po Bishop Lito Tangonan, God bless po. Welcome at God bless din po sa inyo. At alam ko po na marami pang mga nagwawats at nagko-comment at saan man kayo naroon ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Katulad na lamang ng ating kapatid na Teresita Linda Sodario Coronado. At ang kanyang comment ay, praise the Lord in the name of Jesus. Praise the Lord in the name of Jesus. We all praise always the name of the Lord in the name of Jesus Christ. At yan ay matutuwa ang ating Panginoong Diyos. At gayon din ang
mga iba pang mga kasama natin, mga kababayan, mga kapatid at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos ay narito po ang iba pang mga kapatid at nabasa ko na yata lahat, ano? Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Oh, kasama natin, oh. Namimiss kita, DSE Reverend Babe Sarmiento Marcelo ng Bulacan Methodist Regional Conference, ang ating Administrative Pastor sa Trinity Methodist Church, Punturin, Valenzuela City. God bless you, my co-worker. Pagpalain ka ng Panginoon. Ingat tayo lagi at kumusta na lang sa mga membro dyan. Ano po? At lalong-lalo na sa mga pamilya Santos. Ano po? At lahat kayo, mga kababayan at mga kapatid, mga churches ay talaga naman nakakatuwa na sa ganitong panahon ay dahil sinasabi natin na hindi natutulog ang Diyos, kailangan din na hindi tayo tutulog-tulog sa gawain ng ating Panginoon. At mula kay Susan Capile, sige po, kahit maghapon po tayo, basta may lumalabas yan, ano po, ay mission worker natin sa Leyte, si Teresita Coronado. Ay, salamat po kapatid na Susan Capile sa inyong sinabi. At pagpalaay ka Panginoon na mission worker natin si Lady Teresita Coronado. Lahat po kayo na nandyan sa ating mission sa Leyte at gayon din dyan sa Negros Oriental sa Valencia at gayon din sa bandang Iloilo and all mission natin sa buong mundo ay nililip up namin, pinapanalangin natin in the mighty name of Jesus Christ. Kayo po ng mga mission workers natin, huwag po kayong magalala. Ang Panginoon ay sumasa inyo, sumasa atin lahat. Basta tayo po ay nagtatapat sa ating Panginoon, i-bless ng Panginoon ang ating mga pagpapagal at pagmimisyon sapagkat ang lahat ng yan ay atin pong sabay-sabay na ginagawa na tanging ang siyang pinapupurihan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya purihin po natin ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kababayan sa ating Panginoong Diyos, ang lingkod ng ating Panginoon, Bishop Lito Tangonan ay muling nagpapaalam po ng pansamantala upang sa ganun ay bukas alas 9, alas 10 ng umaga, linggo pala umaga, Nerebon, ay magsama-sama po tayo muli, lalo na sa mga walang live streaming, pero sa mga merong live streaming sa inyong mga churches, napapanood nyo sa bahay, gawin po ninyo at manood po kayo. Ano po? At huwag po natin kalilimutan sapagkat linggo po. Ano po? Ay huwag po natin kalilimutan bukas sa mga live streaming na ipagkakaloob din po natin ang ating mga offering, ang ating mga handog, ang ating mga pledges, at ang ating mga tithes, ano po, dyan sa ating mga bahay, meron naman tayong kanyan ay paglalagyan at ino-offer din natin sa ating Panginoon. At ang mga offerings na yan, tithes and pledges, huwag mong ipapadala sa akin, ano po, kundi yan ay dalhin natin kung merong pagkakataon sa ating local church nang sa gayon ay patunoy ang financial ministry ng ating church. Ano po? Patuloy na pagpalay ng Panginoon ang ating church. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon simula ngayon, ano, kung kayo po naniniwala sa akin, kung kayo po hindi naniniwala, ay nasa inyo po yon. Alam niyo po, nagkaroon ako ng provision from the Lord. Ano po? Pakinggan niyo ito, napaka-importante. Na sa tuwin pala na sinasabi natin na naghihirap tayo, kapos tayo at nawawalan tayo ng pera, mangyayari po pala yan. Ibig sabihin noon na we have to shift our mind, ano? Shifting our mind into positivity of thinking and declaring to the Lord na pagpapalain tayo ng Panginoong Diyos. Amen po ba sa Panginoon? Sa tuwing tinasabi natin na naghihirap tayo, kapos tayo, mangyayari po yan. Sa tuwing sinasabi natin na wala tayong pera, mangyayari po yan.
Yan ho ay meron pong the power of every word that we are uttering before the Lord and we are uttering to each one of us. Kailangan po mga kapatid at mga kababayan sa Panginoon na mag-change tayo ng iniisip that the Lord Jesus Christ will continue to prosper and bless us. Kung nakaranas man tayo ng mga pagsubok, yan lahat ng yan ay pansamantala lamang. Pero sa kabila niyan, mararanasan natin sinasabi ng Panginoon na siksik, liglig at umaapaw. As long as we keep on having that little faith like a mustard seed to the Lord, magtiwala tayo sa Kanya. At sa harapan ng Panginoong Diyos, huwag tayong magrireklamo sa anumang pananalapi. At alam ng Panginoon yan. At i-bless tayo ng Panginoon. Kaya nga po, simula ngayon, wala kayong marinig sa akin na naghihirap tayo, na nawawalan tayo, kundi ang lumalabas sa ating mga labi ay sa halip ay dinedeclare natin na ang Panginoon ay napakayaman. Ang Panginoon ay siksik, liglig at umaapaw at i-declare natin at gawin natin at malalagpasan natin ang anumang hirap, anumang pagsubok. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Kaya samahan po natin ng ngiti at tawa sapagkat alam ko po na ang Diyos hindi niya tayo pabayaan. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam po namin na hindi mo kami pabayaan ni iwanan man. Narinig po ninyo ang lahat ng aming mga panaghoy at kahilingan. Panginoong Diyos, we lift up unto your name all of this. Pagpalain mo lahat ang mga tagapakinig, tagapanood. Pagpalain mo maging sila na walang access sa ganitong paraan ng ministry. Bless the whole of Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. All of families, all barangays, cities, municipalities, provinces, regions, and the national level, and all its agencies and departments. And workers, not only in the Philippines but throughout the whole world. Panginoong Diyos, we declare your mighty name, you being the great healer, you being our Lord and Savior. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy mo kaming linisin, gayon din ang aming bayan, ang buong mundong ito. Ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasalamat sapagkat lahat ng ito, dalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Ngayon, tanggapin natin ang napakasaganang pagkapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, ang pakikipisan tanglaw ng banal na Espiritu. Sumaatin lahat mula ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng enhanced community quarantine. Isang bagay, hindi
magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng enhanced community quarantine. Isang bagay di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa Panginoon. Kaya hinihintay natin na merong darating na bagong buhay, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundong ito. Kaya God bless you all. Bye-bye until we meet again.